50% o 58% na mga Pinoy ang kontento raw sa aksyon ng pamahalaan sa pagtugon sa mga biktima ng mga kalamidad. Base po yan sa survey ng Pulse Asia. Lumabas ito ngayong araw, 3 taon mula nang manalasa ang bagyong Ondoy. Sa ngayon, tuloy ang paglilinis sa mga estero para iwas baha. Nakatutok si Cesar Apolinario. Noong kasagsagan ng bagyong Ondoy noong 2009, isa ang barangay pinagbuhatan sa Pasig sa lubang naapektuhan. May isang buwan ding nanatili ang bahari rito dahil daw sa mga baradong kanal at creek. Kaya naman makalipas ang 3 taon, ito ang inuna ng MMDA, lokal na pamahalaan ng Pasig, katuwang ang Australian Embassy sa kanilang cleanup drive campaign. Mismo ang opisyal ng MMDA at si Australian Ambassador Bill Tweedle ang tumulong sa paglilinis. Pinulot ang mga basurang kung saan-saan lang tinapon, pati ang mga drainage tinanggalan ng burak. Sa loob lang ng kalahating oras, nakadalawang sako na ng basura ang nakolekta ng opisyal ng Australian Embassy. There are challenges, and I've been hearing from the MMDA GM here. There are challenges here, and these things in many of our countries, frankly, Australia is not immune from some of these infrastructural problems. 200 personnel lang MMDA ang kasama ng mga residente maglilinis dito sa loob ng 3 araw. Kaya naman, pinamigay na ang mga walis at dustpan at iba pang gamit pang linis sa barangay. Bukod sa mga kanal, magsasagawa rin ang dredging sa creek na ayon mismo sa MMDA ay natambakan na ng burak dahil sa baha. Kailangan natin ang kooperasyon ng ating mga residents kasi sila rin po ang nakatira dito. So sila yung araw-araw na maybe hindi nag-iingat sa pagtatapon ng basura sa ating mga drainage lines. Pinayuan ng mga residente na regular na maglinis, lalo't daan-daang sako ng basura o aabot sa 5 truck ang nakolekta ngayong araw pa lang. Apaw dito, apaw sa... Kaya na, punong-puno ng basura. Punong-puno. Sa palengke po ako nagtatapon ng basura eh, pero iba dito. Dyan. Sa tala ng MMDA, may mahigit 270 malalaking estero sa Metro Manila ang kailangang malinis at matanggalan ng bara. Problema lang ang ibang estero na natituluhan pa at may mga nakatayong establisimiento. Meron po tayong estero na natituluhan ha, years ago, decades ago. So ito po yung pag-aaralan noong technical working group kung paano po ma-invalidate yung titulo dun sa hindi lang po natituluhan, meron pong ilang estero na may karsada na nawala yung estero. Can you share with the committee a listing of all of these establishments which are suddenly standing and squatting on these esteros? Because they are worse than our, these people are worse than our informal settlers. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.